biyaya. Salamat Panginoon sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ilang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto hangga kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Man na ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Man na ang taong biyaya, salamat sa iyong punga. Misyon, lukob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Ang mamumuno sa ating balang na pagdiriwang ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR, kasama si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR, at ang ating kura paroko, si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Tumayo na po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aawit kami lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Magsiyupan. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit. Dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirib ni mauunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami sila may umunlad, yaong sasapitin nila't hahantungan ay pagkapahamak, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilat walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway. At lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubad. Ako'y pinagpalad pawang kagalakan, yaong dinaranas. Aking nasaksihan, yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati panaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Para mga sedro, kahit sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos.
Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon'y tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang pahidungis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y iyahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwiskan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong Espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muong ikaw ay naghanda laban sa kaaway kalabang masama. Ang likam mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Mga baka at tupa, hayop na mababangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig.
matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na duro. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moo. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinasabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y inyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y pinatawagan. Puon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa'yo, ako'y tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matamat kong masunod. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay inandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga
matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang Kwaresma natin? Nakapag-abstain ba tayo kahapon? Ha? O nakalimutan natin? Ah, hindi. Oo. Kami medyo nakalimutan namin. May yung breakfast namin, spam. Kakain ako ng konti, isang buo. Pero pag ganun po, no, pwede natin i-convert, no, yung ating pag-abstain. Pag na-miss natin, pwede tayong gumawa ng acts of charity. Di ba? No? So, ngayon po, napakaganda ng ating mga readings. Para hindi natin makalimutan, no? Kayo, may teacher ako, sinasabi niya, lagyan mo ng keyword. Di ba? Alam niyo yun, yung style na yun. Para hindi mo makalimutan yung isang bagay pag yung mga sa mga nag-aaral. Oh, sayang walang mga bata. Lagyan mo ng keyword para mas mabilis mo maintindihan, no? Yung sa Ebanghelyo, no, lagay natin na keyword doon, immediate. Di ba? Bakit? Si Levi, no, yung kanyang pagsagot sa Diyos, immediate. Nakaupo lang siya, tinawag siya ni Jesus. Anong ginawa niya? Tumayo, sumunod. Di ba? Iniwan na lahat ng kanyang mga pag-aari. No? Iniwan niya na, inalay niya na kagad ng kanyang sarili. Immediate. Walang, sa Tagalog, patumpik-tumpik. Tama, no? Hindi na nag-alinlangan. Walang patumpik-tumpik. E dito natin makikita, pag tinawag ka ni Kristo, ibig sabihin, ready ka. Napakarami po sa atin, no? Tinawag na ni Kristo, nalalaman na nila na tinatawag sila, nafe-feel na nila, pero ang tingin nila sa kanilang sarili ay hindi sila worthy. Father, hindi po ako worthy. Father, hindi ako marunong sa ganyan. Father, hindi ako sanay sa ganito. Tama, mali. No? May patumpik-tumpik. Di ba? Bakit? Eh, yung mga apostoles ba, alam ba nila yung kanilang mga ginagawa nung nagsabi sila ng yes? Di ba? Si Mary ba, pang ilang anak niya si Jesus? Panguna. Pero hindi siya natakot. Di ba? Walang patumpik. Tumpik. Dahil hindi ka tatawagin ni Lord kung hindi ka ready. At sinabi naman niya, no, sa Ebanghelyo, no, na ang kanyang sarili ay para sa mga makasalanan, para sa mga sugatan, para sa mga mahina, yung mga kailangan ng doktor, spiritual doktor. At sino yung mga yon? Ready ba yung mga yon? Hindi. Di ba? Kaya naman pag tinawag tayo ng Diyos, oh, huwag nyo nang pag-isipan. Ang nag-iisip lang ay yung walang tiwala sa Diyos. If you trust the Lord, you will say yes. Yan ang isang bagay kung saan makikita rin ang ating pananampalataya. Say yes. No? Bahala si Lord sa'yo. Siya ang tumawag sa'yo. Di ba? Sabi nga niya, hindi mo na kailangan isipin kung anong yung sasabihin. Pag nandun ka na, no? Bibigyan kita ng grasya. Sasabihin ko sa'yo, lalabas sa bibig mo kung ano yung sasabihin mo. No? Parang ganun. No? Pero of course, you need to ready your
self. Pag sabi mo ng yes, papasok ang grasya. Kung hindi ka naniniwala sa grasya, yun. Patumpik-tumpik, pag-aalin, langan. Hanggang sa na-miss mo na yung opportunity para makapagsilbi kay Jesus Christ. Maraming taong ganyan. No? Tinatawag na ng Diyos, ang sagot, no, papatagalin pa, mawawala na naman, tatawagin ulit. No? Wala po talagang taong ready. No? Masakit mong tanggapin, wala po talagang taong ready. Ang Diyos ang maghahanda sa iyo. Pag tinawag ka niya, ibig sabihin, qualified ka. Anyways, sino ba ang husga sa iyo at the end of time? Yung tao? Sarili mo? Si Kristo. Di ba? Kaya wala po tayong dapat ikatakot. No, karamihan dito sa atin, mga nag-servant ni Jesus Christ, servant sa simbahan. No, kuminsan, nag-aalangan tayong kumuha ng opisina. Kuminsan, nag-aalangan tayong kumuha ng mataas na posisyon sa simbahan, di ba? Pag binibigyan tayo ng mabibigat na trabaho, no? Huwag po tayong matakot. Pag binigay yan, yes! Bigay natin ang ating sarili. Pag binigay mo yung sarili mo, huwag kang matakot. Diyos ang bahala sa iyo. Yung pangalawa naman po, yung sa first reading. Oh, malalim, no? Pero ang kanyang kwan ay restorer. Alam mo yung restorer, yung umaayos ng mga sira. Yung luma, hindi lang siya umaayos ng sira. Yung luma, ginagawa niyang bago. Ang mga sumusunod po sa yapak ni Kristo, ganun ang trabaho. So unang-una, pag tinawag ka ni Kristo, say yes. With all humility, you need to say yes. At anong gagawin mo pag nag-yes ka na? You need to be a restorer ng lahat ng sira, lahat ng broken. At hindi mo lang dapat i-restore, gagawin mong bago. Ganun ang ginagawa ni Kristo sa atin nung kinuha niya tayo. Sira tayo, di ba? Makasalanan. No? Pero pag nag-say yes ka, gagawin ka niyang bago. Hindi ka lang niya aayusin, gagawin ka niyang bago. Bagong tao na naglilingkod sa Diyos. Yung mga marites, usap-uso ngayon, no? Yung mga marites, di ba? Ang mga trabaho niyan, tagasira. Tagasira. Sinisira nila kung ano yung maganda, sisirain nila. Yung mga chismis nila, anong ginagawa niyan, no? Yung mga ayos, sisirain niya. Binubukalkal. Yung mga magkakabati, magkakaibigan, pinag-aaway. Yung isa, ginagawang dalawang grupo. No? Ito, mahalaga to sa atin. Madami pong organizations dito sa atin, di ba? No? At hindi naman natin maitatago. Mayroong mga friction yung bawat organization. Ako, dapat tanggalin natin yan. Instead na nire-restore natin kung ano man ang sira, no? Lalo nating sinisira. Sabi nga ni Prophet Isaiah, no? Ayos, ikaw ang maging tagapagpaayos. No? Taga-tanggal ng kung ano man ang gulo. Pag tinawag ka ni Kristo, yun ang sisimulan mong gagawin. Yun ang simulang mangyayari sa'yo. Yun ang unang mangyayari sa'yo. Aayusin niya yung sarili mo, yung relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, yung relasyon mo sa kapwa mo. Pangatlo, yung relasyon ng ibang tao sa isa't isa. Sa amin po, no? Story ang Africa na naman. Walang nag-aaway. Kasi yung mag-away, pinaglilips to lips ko. Totoo po. No?
Nung bago po ako doon, ako po yung parish priest. Napakabigat magtrabaho. Yun nga, sabi ko, nung last time, di ba, puro bata, nasa 25 above. Ang siguro, ang pinakamatanda na, 35. Yung aming mga members ng PPC, yung mga members ng aming congregation, ay congregation ng mga organization, 25 to 35. Napakabigat. Tapos kinakusap ko sila at isa't isa, isang isa, may nakapagsabi sa akin, nag-aaway pala yung pinalitan na PPC at saka yung incoming, yung bagong PPC chairman. Ngayon, nahahati yung mga members. Merong loyal dito at merong loyal dun sa bago. Parang same story din, di ba? Di ba? Nangyayari dito yun, no? Ganun. So, pinatawag ko sila, isa-isa, yung PPC na umalis. Sabi ko, ano ba ang problema? Nag-aaway daw kayo ni ganito. Sabi, di ko inento niya. Haba-haba. Tapos ang problema, nonsense lang. Na bumigat na lang bumigat dahil sa mga marites. No? Isang tasa lang ng bigas siguro, no? Naging isang tonelada na dahil sa mga marites na mga nakapaligid. No? Tapos tinanong ko siya, sabi niya, ako okay naman po ako na makipag-ayos. Gusto kong makipag-ayos. Pero wala lang opportunity. Gusto niya makipagbati pero wala lang opportunity. Puro marites ang mga nakapaligid sa kanya. Pinatawag ko yung isa. Oh. Ganun din. Gusto rin makipagbati pero walang oportunidad. Oh. Marites din yung mga nakapaligid sa kanya. Kuminsan, hindi naman sila talaga marites. Pero pag may nakitang division, ang usual instinct ng human ay mamimili ka kung ano ang partido mo. Tama, mali? Tama. Hindi po ganun yung inihiling ni Kristo. Ang inihiling ni Kristo, ayusin mo kung merong division. Huwag kang dadagdag. No? So, yun nga, no? Isang araw, meron kami, pupunta kami ng pastoral center, yung pinakasentro, no, ng diocese. Magkasama silang dalawa sa sasakyan. Sabi ko, ito na siguro yung opportunity. Napakabigat ng sasakyan dahil magkatabi sila sa likod. Hininto ko yung sasakyan, nagulat sila. Sabi yung marap ako sa likod, hindi ko aandar tong sasakyan na to pag hindi kayo nagbati. Hindi nila alam yung gagawin nila. Bigla silang namula. O pag namula sila, nagiging parang violet. Hindi yan totoo. O, makita mo talaga na hindi sila ready. Tapos, sige. Ano, pati na kayo? Yes, yes, Father, yes, Father. Eh, hindi naman yata eh, sabi ko. Nakalimutan nyo na yung mga pinag-awayan nyo? Yes, Father. Yes, Father. Eh, takot sila. No? Magkatabi sila. No? O, sige, sabihin mo nga sa kanya na bati na talaga kayo para makalakad na tayo. Ayun, nag-usap sila. No? Sabi ko, hindi naman ako naniniwala. Hawakan mo nga yung kamay niya. Pag sinasabi mo, tumingin ka nga sa mata niya. O, tumatawa sila. Tapos tumingin nga sa mata nila. Nagtinginan sila. Sabi ko, biniro ko, sabi ko, sige nga, lips to lips mo nga. Ni lips to lips. Parehong lalaki. No? Pero wala naman mali siya sa kanila yung mga ganun. No? Parang yung kiss, no, very normal sa kanila. Hawak kamay, normal. No? Tapos yun, ngayon, habang nakatayo tayo dito, silang dalawa ngayon ang mag-best friend. No? Napaganda, di ba? Naging magaan na po lahat ng takbo ng parokya.
Kung minsan, no, yung mga magkakaaway sa atin, gusto naman talaga makipag-ayos. Pero naghahanap lang ng opportunity. Pero ang karamihan po sa atin, anong ginagawa natin? Lalo natin pinaglalayo. Ganon din sa bahay. May problema, nag-away si nanay, nag-away si tatay, yung anak. Instead na pag-ayusin, anong ginagawa? Mabimili ng kakambi. Lalong lumalayo ang distansya. Yung first reading, sinasabi sa atin, hindi dapat tayo ganon. Ibahin natin. No? Kung ganon ang takbo ng pag-iisip ng mga tao, kung Kristiyano ka, dapat iba. No? Kung naririnig mo, minamarites na yung kapwa mo, pagtanggol mo. Hindi naman siguro. Baka meron naman siyang dahilan kung bakit niya nagawa yun. Diba? Kung nakikita mo, naghihintay lang ng opportunity para magkaayos, naku, huwag mo nang pag-awayin pa. Huwag mo nang dagdagan yung kanilang katampuhan. Bigyan mo sila ng opportunity para mag-ayos. Lalo na yung mga leaders po ng bawat organization. Di ba? O yung bawat organization, baka may mga friction din kayo isa-isa't isa. Ayusin natin. No? Kristiyano tayo. Di ba? Dapat sa atin nag-uumpisa. Gusto natin ayusin yung mundo. Dapat sa atin nag-uumpisa yung pag-aayos sa ating sarili, sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, at sa mga taong nakapaligid po sa atin. Yun po ang hinihiling ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob, sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kami buo. Sa tulong ng mahal na Birhen, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay, at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamiminta sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahon ito ng Koresma, bagamat hangad namin maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid sa pagnanais namin makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa. Maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit ang sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mupo po ang lahat. Nag-aalay namin sana.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikanalugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananugutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang papakabuti namin iyong ikinarangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po lang. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayong lahat. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y umuusi at ang mga nagwiwika sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong Mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan.
Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y umuusig at ang mga nagwiwika sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong Mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exsules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra illus tuus misericordes oculus ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o Santa Dei Genetrix, ut dignificemur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae virginis maris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum epicimereretur, Spiritus Sancto cooperati preparasti, daut cuius cum oratione laetamur, eius pia intercessione abinsatibus malis et morta perpetua liberemur. Deus, qui corda fidelium sancta spiritu lectione docu visti, da nobis in iodem spirito recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, concedi nomis quesibus omnipotens Deus, sancti patris nostri Augustini devota commemoratione gaudere, cuius patrocine salvarete auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iosef, filii David, non idi
Pere Maria, con jugem tuam, con enimine anatum est, de Spiritu Sanctu est, parie et otem filium, et vocabis nomen eius Iesu. Ora pro nobis beate Iosef. Ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Santissime genetricis tui, sposi quesimus domini meritus adiubemur. Ut quod possibilitas nostra non obtinet eius nobis intercessione donetur. Ecclesiae tui quesumus domini preces placatus admite. Ut destructis adversitatibus et erroribus universis securatibi servi et libertate. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium. Exodi nos pros pamulis tui infermis proquibus misericordia tui imploramus auxilium. Ut redita sibi sanitatate gratiarum tibi in ecclesiae tua referet actiones. Deus, qui translisi patris nostros per mare rubrum, et transvexisti eius per aquam nimiam, laudem tui nomine sicatantes te suppliciter de peccamur, ut in navi famulus tuis reposis adversitatibus portus semper optabili, corsuque tranquillio tui iaris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa sarili lamang, walang sinuman ang napamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panunuhol, kasakiman at sabuatan upang makapandaya. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang muwang sa panlilinlang at makitid na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama nating idalangin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming mga budhi ay siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang dignidad ng tao ay palagi ang igalang. Dinggin mo kami, Panginoon.
upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.